Tumayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran nang budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Yosapat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol. Sapagkat darating na ang araw ng Panginoon, wala nang liwanag ang araw at ang buwan at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumagadagundong ang tinig ng Panginoon
mula sa bundok ng Siyon. Ano'y may kulog na nagbubuhat sa Jerusalem? Subalit, ano pat nanginginig ang lupa at langit? Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang iyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Siyon, at ang banal kong burol. Lunsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok, ang mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sino mang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok ng Siyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon magalak, sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat sa salig na katarungan. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat, ang pamumuhay ay sisinag ang liwanag. Sa dalisay namang puso, magahari kagalakan. Ang matuwid ang gagawin ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang susunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Kaninang umaga, alas 5, umaga pa rin ngayon, pero alas 5 pag Sabado o second Saturday, ako po ay nagmimisa sa Missionaries of Charity kaila Mother Teresa do sa mga madre. Kaninang misa ko sa sakristiya kung saan nagbibihis ang pare, hindi ko alam kung ano ang aking gagamiting istola kasi tatlong yung istola yung ginagamit namin. Tatlong kulay ang hinanda nila. Pula, green, at blue. Sabi ko kung green kasi ordinaryong panahon. Kung red, siguro kasi magba-birthday ako kaya red ang nilagay nila. O kaya blue. Dahil Sabado ngayon, araw ni Maria. Kaya ang ginamit ko ay yung blue. Ang bawat Sabado, mga kapatid, ay alam natin, iniuukol din natin para sa debosyon natin sa ating mahal na Birheng Maria, ang nanay ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Palakpakan din ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario. Kahapon, ano ang petsa? Atrese. Anong araw? Biyernes. O ano na naman na naalala ninyo? Friday the 13th. Para sa ating mga Kristiyano, huwag nating kalilimutan. Tayo ay naniniwala hindi sa malas at swerte. Tayo ay naniniwala sa biyaya ng Diyos. At huwag nating kalilimutan, ang atrese, sabi doon sa akin nabasa, ang atrese ay hindi para sa demonyo. Ang atrese ay para kay Maria. Sapagkat si Maria sa Fatima sa Portugal ay nagpakita ilang buwan sa tatlong bata, Lucia, Jacinta, Francisco, sa araw ng atrese. Kaya ang 13th of the month ay araw ng mahal na Birhen ng Fatima. Lalong-lalo na ngayon, may kaguluhan sa gitnang silangan. Ang mahal na Birhen ng Fatima ay nagbigay ng mensahe, magwawakas ang digmaan kung saan may pagbabalik loob, kung saan may pagsisisi. Kaya nga mag-alay tayo ng sakripisyo para sa mga kapatid nating nasa gitna ng gera, para sa mga bata, mga inosenteng tao, babae, matatanda, na biktima ng karahasan. Mag-alay tayo ng sakripisyo sa pagwakas ng kaguluhan. Yan ang turo ni Maria. Kaya nga ano ang biyaya ni Maria sa atin? Tayo ay ibinabalik ni Maria sa kanyang anak. Kaya nga ngayong buwan ng Santo Rosario, ito ang pagnilayan natin kung paano si Maria naging instrumento ng ating kaligtasan. Sa ating ebanghelyo ngayon, isa sa mga pinakamaikling gospel, baka akala ninyo, ba't parang bitin yung binasa ni Father? Baka hindi niya tinapos, hanggang dun lang talaga. Pero napaka makapangyarihan, may sumigaw, pinagpala ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. In other words, ano ang sabi ng babae? Alam mo, ang swerte ng nanay mo. Di ba ganyan minsan? Kapag ang anak ay matalino, talentado, kapag anak mabait,
kapag ang anak sikat, nakikilala, ano ang sinasabi rin? Napakaswerte naman ng magulang mo sa'yo. Yung totoo, sa tingin mo, yan ba ang naiisip ng ibang tao sa ugali mo ngayon? Kasi minsan sasabihin naman nila, sino bang nanay mo? Sino bang nagpalaki sa'yo? Ba't ganyan ugali mo? Ba't ganyan ginagawa mo? Bakit ganyan ka? At bakit sinabi ito ng babae? Sapagkat marahil sila ay namangha at humanga sa kabutihan ni Kristo, sa ginagawa niyang pagtulong, sa ginagawa niyang pagpapakain sa mga nagugutom, sa ginagawa niyang pagtulong sa mga nangangailangan. Ano ang naaalala o sino ang naaalala? Ang kanyang nanay. Kaya nga ho ako bilang pari, minsan nagtataka rin ako, Lord, ba't parang hindi yata patas? Sabi nila, ang nanay daw ng pari, diretso na sa langit. Alam ko, bakit parang unfair? Kami ang nagtrabaho, kami hindi sigurado. Sila sigurado na pala. Well, sapagkat ganun na lamang ang pasasalamat ng Diyos sa bawat magulang. Siguro hindi lang para sa mga magulang ng pare, kundi sa bawat magulang na handang mag-alay ng lahat para sa Diyos. Handang isuko ang lahat para sa Diyos. At ito ang mensahe ni Maria sa atin ngayon. Ang relasyon natin sa Diyos, hindi lang nakasalalay sa pagiging Kristiyano, sa pagiging binyagang Katoliko. Ang pagiging malapit natin sa Diyos, hindi nakasalalay sa kung sino ang nasa harapan na nakaupo, sa kung sino ang pinakamalapit sa altar, sa kung sino ang pinakakilala sa simbahan, sa kung sino ang pinakamaraming organisasyon sa simbahan. Ang tunay na relasyon sa Diyos, makikita at masusukat sa kung paano tayo tumuturing sa isa't isa, sa kung paano natin sinusunod ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kahit hindi ikaw ang nasa pinakataas, ang nasa pinakaharapan, ang nasa pinakamalaking lugar. Pero kung ikaw ay tahimik at tapat na tumutupad ng utos at aral ng Diyos, tunay kang nakikilala ng Diyos. Kaya sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, sa tulong ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria, ipagdasal natin ang bawat isa na sana habang tayo ay nabubuhay, hindi lang tayo maging kahihiyan ng ating pamilya. Higit sa lahat, huwag tayong maging kahihiyan ng pamilya ng Diyos dahil sa ating maling halimbawa, dahil sa ating masamang ginagawa. Bagus, araw-araw, ipakilala natin ang pagiging anak ng Diyos, kapatid ni Jesus, sa ating mabubuting ginagawa at tamang asal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama at sabihin, Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan, naway akayin ang bayan ng Diyos para sa higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa.
Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging puok na puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos nang may habag ang mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan na kasama ni Maria at ang mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Nating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan, lalong-lalo na ipagdasal din natin ang pagwawakas ng kaguluhan at pagbabalik ng kapayapaan sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga inosenteng biktima, lalo na ang mga bata, ang mga babae at matatanda. Patuloy nating ipagdasal ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ama naming maawain, pinili mo po si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng kanyang pananalangin na mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas, naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaong nanay sa ating pamilya at ang mga inosenteng namatay dahil sa digmaan. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Fatima, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mabuting Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, piliin nating gumawa ng mabuti at maging mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago malister pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
ibigin na ito ating pagsaluhan ang katawan dugo ni Jesu Kristo. Siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa dugo ni Jesu Kristo. Siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahain dugo ni Kristong butihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesu Kristo. Siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesu Kristo. Siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Available na po ang ating mga all-source envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan. Posta Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo
na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simbahan po ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat hindi lang sa inyong pagsisimba kundi sa pagbibigay ninyo ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong na binibigay po ninyo doon po sa ating parish office at ang mga in-kind donations sa Benedict Building kagaya po ng bigas, dilata, noodles, kape, tubig na malinis at sabon. Lahat ng iyan po ay ating ibinibigay hindi lang dito sa Maynila at sa oras ng kalamidad, kundi sa bawat pagkakataon na tayo ay binibigyan ng Diyos para makatulong sa mga higit na nangangailangan din. Sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan, huwag kayong matakot at madamot na pumili ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,